Hello, what's up mga boss? Isa na naman panibagong video. Yung gagawin natin kung saan ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-recover ng disabled Facebook account. Okay. So, ibig sabihin ng disabled na Facebook account, yun yung mga nakagawa ng labag kay Facebook. O kaya hindi mo nasunod yung Facebook rules. Pwede rin basta ka na lang na disabled. Possible yun. So, merong gagawa ko ng separate videos dun sa mga Facebook na disabled na wala ka namang ginagawang mali. So, ayun. So, ayun yung pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan tong video na to, sasabihin ko na sa inyo na huwag nyong ipapass forward or i-adjust yung oras para hindi nyo malampasan yung mga ituturo ko sa inyo para iwas tanong na din. Okay? So, para maliwanagan kayo. Bago nyo gawin, panoorin nyo muna to, yan, bago nyo simulan para hindi tayo magkamali. Kasi nga, ang pag-request ng para ma-recover yung account natin ay isang beses lang. So, hindi ka pwedeng magkamali. Okay? So, ayun. Bale, bago natin to simulan, tong video na to, huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Then, i-like mo na rin tong video na to once na nakatulong sa'yo. Ayan. Tapos, mag-comment ka lang kung kung may tanong ka or hindi ka naintindihan or hindi mo nakita yung napindot ko sa tutorial na to. So, ayun. Bago natin simulan tong video na to, intro muna tayo. Wintertime, autotime, look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay, I had cocaine in the school. So ayun, siguro kaya ka nandito sa tutorial na to, sa channel ko, malamang na disabled din yung account mo. So ayan, bale, year 2020 nung na-disable ako, so parang tatlong beses ako na-disable. Na-recover ko naman siya ng na-recover pero na-disable pa rin uli. So ayun, medyo nakakatamad kaya gumawa na lang ako ng panibago, okay. So ayun. Ganun na lang din gawin nyo kung na-disable yung Facebook account mo, gumawa ka na lang muna ng bago, then tsaka tayo gagawa ng para ma-recover mo yon, kasi nga hindi yun yung pagka-recover mo ma-re-recover agad ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw. Okay? So akin medyo matagal kong hinintay bago na-recover tong account ko. Parang nasa 5 months, magsi 6 months din ata bago ako siya ma-recover. Pero okay na rin yun, at least na-recover. Okay? Then, eto na, papakita ko na sa inyo kung paano nga ba mag-recover ng na-disable na account. Okay? So, ang una mong gagawin ay pupunta ka muna syempre ng Google Chrome. Yan, punta ka ng Google Chrome. Then, sasabihin ko uli sa inyo na kung ano yung mga gamit nyong devices nung mga nagpe-Facebook pa kayo bago ma-disable yung account nyo, doon kayo magre-recover. Okay? Kung anong gamit mong pang-browse, halimbawa kung lagi ka nag-online sa cellphone ka mag-recover. Kung sa laptop. Then kung sa bahay ka madalas, doon ka mag-recover kung naka-data or naka-wifi. So, ayun. Kasi yun yung pinagbabasihan ni Facebook, okay? Para ma-recover yung account mo. Kasi ang tutorial na to ay para doon sa mga wala na yung cellphone number, wala na yung email address. Okay? So, ang pinakabasihan na gagawin ni Facebook ay yung location mo, yung IP address mo, yung ginagamit mo sa internet, yung cellphone mo, may mga history din yan. Okay, so ayun. So, bago natin, ito, pag nandito ka na sa may Google Chrome, yan, click mo lang yan, yung search bar sa taas, then i-type mo yung facebook.com. Siyempre, kailangan mo munang i-log out yung account na naka-login dyan sa Google Chrome mo. Kung may bago kang FB, i-log out mo muna yan. Then, tsaka mo to gawin. Okay? So, facebook.com/login/identify. Okay? So, mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung ano nga ba yung mga ID. O kaya, gagawa na lang tayo ng separate video dun para hindi na masyadong
mahaba tong tutorial natin, okay? So ito, explain ko lang to, itong part na to, no? Ayan, kung mababasa nyo, enter your mobile number. Dito naman sa baba, nakasulat ay, ano, ito, search by your email or name instead. Okay? So, dito, ang nakasulat dito, enter your mobile number. So, ang ilalagay mo dyan ay yung mobile number na nilagay mo dun sa Facebook na na-disable. So, ayun, kung ano yung naka-attach na cellphone number dun sa Facebook na disable, yun yung ilalagay mo. Kung wala, click mo lang to, tong search by your email or name instead. So, ayan na, nabago na siya. Enter your email or full name. So, ang email, yun yung email address na ginamit mo dun sa my Facebook account mo na na-disable. Kung ito naman, yung full name, ang ibig sabihin yan, ay i-type mo dito kung ano yung pangalan na ginamit mo dun sa Facebook mo. So, ayun, kung yung full name, ito, kung ano yung pangalan mo dun sa Facebook, ay yun yung i-search mo dito. Okay? So, ako din, gagawin ko na. Then, click mo lang yung search. Yan, search. Okay. So, lalabas dito yung mga account na possible na ikaw yon. Okay? So, pipiliin mo lang, halimbawa, kung itong pinakauna yung account mo, pindutin mo lang na yun yun na ikaw yon. Okay? So, kung alin dyan, yun yung pipindutin mo. Okay? So, search natin. So, eto na ang lalabas. Account disable. So, ayan. Eto yung patunay na naka-disable yung account mo. Okay? So, ang gagawin mo lang ay click mo tong here. Ito, here. Here? Tong here. Yan. So, kita nyo siguro yan. Kulay blue yan. Clickable yan, ibig sabihin. Okay? So, click mo lang yan, yung here. Pagka-click mo ng here, ito yung lalabas. Okay? So, ayan. Okay? So, pag nandito ka na, click mo lang to, itong help center, yan. Tapos, i-search mo lang na how to recover, oops, mali spelling, how to recover disabled Facebook account. So, ayan, pag na-type mo na yung how to recover Facebook account, search mo lang yan. So, ito. Ito yung mga lumalabas. My personal Facebook account is disabled. Yan. Ito. Yan. So, yan yung iaano natin. Click natin. Yan. So, ito na. Ito na yung andito na tayo sa page na to. Sa gantong setup. So, ayan. May nakasulat. My personal Facebook account is disabled. How do I know if my Facebook account has been disabled? So, ayan, basahin mo na lang. So, ayan, sabi, kung ang Facebook account mo ay disabled, may makikita kang message na nakasulat na disabled yung account mo. So, medyo basa-basahin nyo na lang, papaiksiin ko na lang, okay? So, eto, may nakasulat dito na, why is my account disabled? Kasi nga, diba, minsan, may mga kaso dito na bigla na lang na-disable. Yan. So, ito naman, may paliwanag dito kung bakit na-disable yung account mo. Okay? So, ito, ang unang nakasulat, posting content that doesn't follow the Facebook terms. So, baka may na-post ka na labag sa Facebook rules. Yan. So, lalo na yung mga nudity, ganyan, sa mga sexual, ganyan. Yung mga pananakit, gano'n, labag yun sa Facebook rules, nakaka-disable ng account yun. Ito, using fake name, yan. Halimbawa, yung mga gumagamit ng mga, yung tawag dito, Arabic name, yung Japanese name, gano'n, yung hindi sa'yo, yung gano'n. So, yun, nakaka-disable din yun. Ito, impersonating someone, ito yung mga poser, okay? So, poser account, yung hindi naman ikaw. So, halimbawa, gumawa ka ng account na
hindi naman ikaw yung tinutukoy ng account na yon. So, kumbaga may ginagaya kang ibang tao. So, nakaka-disable ng account yun. So, dito pumapasok din yung hindi mo marerecover yung account mo kapag bago lang yan. Halimbawa, wala pang isang taon, yung mga ganon. So, medyo may hirapan ka dyan sa pag-recover niyan. Pangalawa is yung wala kang mga upload doon. So, walang patunay na ikaw yon. Halimbawa, wala kang mga pictures doon, walang kahit anong information na makakapagpatunay na ikaw yon. So, may hirapan ka doon. Eto naman, sa may using fake name, mahihirapan ka rin i-recover yan. Kasi nga, magsisend tayo mamaya ng ID na magpapatunay na ikaw yon. So, magmamatch yung picture mo dun sa ID and then yung pangalan mo. So, dun din, mahihirapan ka din dun. Pero, may solusyon naman dun. Pero, gagawa na lang tayo ng separate video dun kung magustuhan nyo to. Okay? So, kung mapanood mo to. Okay? So, ito, continuing behavior that not allowed on Facebook and goes against our community standard. So, yung pinagpapatuloy mo, yung mga hindi magandang gawain sa Facebook na lumalabag sa may community standard or rules ng Facebook, okay? Nakaka-disable din yun. Tapos ito, contacting other people on purpose of harassment, advertising, promoting, or other conduct that not allowed. So, ayan, yan yung mga ibang possible reason kung bakit ka na-disable. Pero meron din na talagang na-disable lang talaga ng wala ka namang ginagawa. So, ayan. What can I do if my account been disabled? So, ano yung pwede mong gawin kung na-disable yung account mo? So, eto na siya. I-click mo lang tong use this form to request a review. So, i-review nila kasi yung account mo na na-disable. Kung wala ba talagang, wala ka ba talaga na gawa na labag sa Facebook rules, okay? Halimbawa, kung na-warningan ka na, then ginawa mo pa ng ginawa. Kasi mga 3 times ata yun yung warning na yun. Okay. So, eto. Basahin mo muna to. Yan. If you think your account was disabled by mistake, please enter the following information and we will consider your profile for review. So, ang sabi, kung sa tingin mo, nagkamali yung Facebook sa pag-disable ng account mo, pwede mong pilapan to mga information yan, para i-recover yung account mo. You can submit more information there up to 30 days after your account was disabled. So, dapat pagka-disable pa lang, mag-request ka na. Okay? So, pero kahit naman lumampas na, try mo pa din. Wala namang mawawala kung hindi mo susubukan, diba? So, subukan mo na rin. Kahit lumampas ng 1 month pa yan, subukan mo na rin. Okay? Mabuti nang sigurado. Okay? Kasi may nakasulat dito, kung hindi ka kagad nakapag-review, mapapermanently disable na yung account mo. Okay? So, ito. Login email address or mobile phone number. Okay? So, ang ilalagay mo dyan, hindi yung email address na ginamit mo dun sa Facebook. So, ibig sabihin yan, ang ilalagay mo ditong email address is yung email address na hindi pa nagagamit sa Facebook. Kasi doon ipapadala yung link kung saan magre-reset ka ng password. Okay? So, doon mo siya mabubuksan. Okay? Ito naman, itong your full name, ang ibig sabihin naman yan, yung pangalan mo dun sa may Facebook. Okay? Yung pangalan mo sa Facebook. Kaya kung in-check yung pangalan mo, mahihirapan ka na i-recover yung account mo. Okay? Then, ito, choose file. Ayan. Sa choose file naman, ang ilalagay mo dyan ay yung ID na nagpapatunay na ikaw ay totoong tao at hindi ka bot. Okay? So, ang pinasa ko dito na ID para ma-recover yung account ko ay driver's license. Pero, pwede rin kayong gumamit ng kahit anong valid ID. Okay?
So, basta yung kita yung mukha mo, yung address mo, yung mga ganong information. Then, dapat malinaw yung pagkaka-picture mo. Huwag yung blurred, huwag yung malayo. As in, dapat yung makikita, yung maliwanag, okay, malinaw. Kasi pwede kang ma-reject dahil doon. Okay? So, paano kung estudyante ka o wala ka pang valid ID? Ganyan kasi nga, estudyante ka pa, bata ka pa. So, ang pwedeng gamitin ay school ID. Yun yung may picture ka at saka may pangalan ka. So, nakasulat yun sa ano nila, sa rules nila, kung ano yung mga list ng ID na pwedeng gamitin. Okay? So, ayun. So, kung na-fill upan mo na to, itong mga to, pwede mo na siyang isend. Okay? Then, maghihintay ka na lang na i-review nila. So, gano'n nga ba katagal yung pagre-review ng account? So, walang ano, may alam nun kung gano'n katagal kasi nga ang nagre-review. Ang nagre-review ng account natin ng mga na-disable ay mga tao din, hindi lang computer. Okay, so dahil COVID ngayon, 'di ba? Mahihirapan silang mag-review, medyo matagal kumbaga. Kaya ang kailangan mong gawin ay maghintay. So ayun, pag na-send mo na 'yan, yun na lang yung kailangan mong gawin, maghihintay ka na lang. So gawa ka muna ng panibagong Facebook account, 'yan, habang naghihintay ka. Yun na muna yung gamitin mo, okay? So, kaysa naman sa wala, okay? Pero, gagawa tayo ng isa pang video na mas malinaw. Yung nakapag-send na ng email, yung mga walang may email, walang mga number, yung talagang mahirap i-recover. So, gagawa tayo ng separate video para doon, okay? So, depende lang kung itong video na to, yung maraming magtatanong, yan, sa pagre-recover, ayan, so depende, okay, depende yung paggawa natin ng video, kung itutuloy natin to or hindi, ayan, depende sa mga nangangailangan, okay, so ayun lang, sana nagustuhan nyo tong video na to, then kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang i-like tong video na to, then mag-subscribe ka sa YouTube channel ko, kasi napakalaking tulong ng pag-like mo sa mga bawat videos na ina-upload ko. Ayun. So, kung may tanong ka, comment down below. Okay, kung nagustuhan mo, like mo tong video na to. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong.